meron tayo ngayon na HOPE program. Ito ba yung HOPE program? So ito pong HOPE program namin, ang objective po nito is actually to help ordinary Filipino na magkaroon ng income na makakapag-sustain sa kanila and makatulong din sa mga Pilipino para mapalakas yung katawan nila para maiwasan na magkaroon ng mga medical and emergency expenses kasi nakakasimut po yun ng kita. 'Di ba po? So, parang objective lang nito is to help and to para ma-prepare ang mga Filipino family sa both sa health and both sa financial situations natin. So ito po yung mga recent activities ng ating HOPE program sa Cavite, sa Marikina, sa Antipolo, sa Nueva Vizcaya, sa Baguio recently, and sa Cagayan, Alacapan. So ibig sabihin po, we are doing it sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas. And marami po tayong mga team na nagkakandak po ng HOPE sharing. So ano na ba yung naging resulta nito? Ang HOPE sharing na po na to ay nakapag-create na po ng 6 digits income earner from our team. Ganito na po kadami ang kumita ng 6 digit income doing this project. And meron na rin po tayong mga millionaire circle or kumita ng na-hit nila yung first million nila doing this project. Diba? And 2 years pa lang po yung team natin pero meron na po tayong mga millionaires. And may dalawa na pong nadagdag dyan. Wala pa lang po sa poster. May dalawa na pong naging new millionaires from our. So, quick background lang po. I am employed din po. So, karamihan dito, katulad po ng marami, empleyado din po ako before. 10 years po ako nagtrabaho sa Kopi ko, pati po yung asawa ko. Pareho po kami dating empleyado. Ang trabaho kasi namin sa as sales and marketing, masyadong busy, masyadong time-consuming. Tapos kung saan-saan po kami pinapadala. Wala po talaga kaming time freedom. So because of that, nung nagka-baby kami, pareho po kaming nag-decide na mag-resign para mayroon po kaming mailaan na time dun sa anak natin. Kami sa mga traditional businesses. So ibig sabihin po, yung pong mga nakuha namin sa pag-resign namin and yung pong mga naipon namin galing sa pagtatrabaho namin, inilabas po namin sa negosyo, inilabas namin sa bahay, inilabas namin sa sasakyan. And during that time, ang only source of income namin yung mga traditional businesses na yan. So may pwesto po kami sa mall and meron din po kaming souvenir business. Meron din kaming pwesto dyan sa my UPEL. Unfortunately po, nagkaroon ng COVID-19. Ibig sabihin po, nagsara din po yung mga shop namin sa mall. Wala din kaming order ng souvenir. E souvenir business po kami. So, ibig sabihin po, sa madaling salita, nawalan po kami ng source of income. Isang pitik lang, nawala lahat. And dumating kami sa point na nawalan kami ng source of income. Imagine yung meron kang kondo na binabayaran pero wala kang income. Pinapagatas, pinapadiaper, pero wala kang income. And dumating po kami sa point na yung condo unit po na yan, pinaupahan na lang namin and nakitira po kami sa bahay ng kapatid po for free. Yung kotse po na to, nakakabili lang po namin, binenta po ulit namin. Nabenta namin. Tapos, di ba nga, nagsara lahat ng mga sasakyan. So, dumating po kami sa point na walang-wala po kami. And doon namin na-realize na pwede pa lang ubusin kapag ka may mga ganitong pandemic, tapos yung asawa ko po nagkasakit pa. So, syempre, meron siyang mga medical check-up, may mga gamot siya, mga laboratory test, wala po kaming source of income. Nakaasa po talaga kami sa tulong sa amin ng pamilya. Yun namin na-realize na hindi mo pala pwedeng asahan ang employment. Kasi di ba napakadami dyan na wala ng trabaho. Di ba? So, naranasan namin na nung nawalan kami ng trabaho, tapos nagsara din yung traditional business namin, nawalan din kami ng source of income. And doon namin na-realize na paano na lang pala kapag ka nangyari ulit to, or paano naman na lang pala kaya kapag wala na kaming kakayahang magtrabaho. Pagka nagkaroon ng emergency sa amin, pag meron sa amin nagkasakit, di ba?
And yan po yung time na nag-umpisa kaming maghanap ng other source of income. Yung source of income na pwede namin gawin via internet lang and pwede namin gawin habang nasa bahay kasi nakakatakot lumabas tapos may lockdown pa. And hindi ko po background ang ganitong industry. Negative po ako pagdating sa network marketing talaga. Negative ako, pati yung asawa ko, negative kami. And mahihiyain din po ako. Ayokong nag-aalok-alok. Ayokong nag-i-invite-invite. Hindi ko po yan linya. Pero nandun kami sa point na walang-wala kami. Diba? And ayaw namin umasa lang sa ibang tao. Ayaw namin umasa lang at maging pabigat sa mga kamag-anak namin or sa kapamilya namin. Kaya kailangan namin bumangon at maghanap ng source of income. And meron po akong dalawang trinay. Yung una pong nasubukan ko, yung pong product na tambak po sa akin. Yung pangalawang nasubukan ko, okay naman sana, pero because wala akong background, wala akong experience sa ganitong industry, hindi ko talaga alam paano ko gagawin yung negosyo. Pero ang ginawa ko, nag-research ako, naghanap ako ng mga training. And doon ko nahanap yung free training ng Angel Mentor ko. Sabi ng mga free training nila, how to get unlimited customer, unlimited prospect without being rejected. So syempre, dahil hindi ko to background and hindi ko to skills, nagka-interes ako doon sa free training na yun. So I start attending the training, start na mag-inquire kung paano. And doon ko nakita kung gaano kaganda ang IM Worldwide Business and gaano kaganda ang Barley product. In preparation para maging healthy kami, so nagustuhan ko yung product and nagustuhan ko din yung potential income. And to cut the long story short, no, nag-try po ulit ako for the third time. So kung karamihan po sa atin, no, kapag nag-fail ka na sa first, sa second, ayaw mo na. Pero ako, pinag-pray ko kasi to. And nung pinag-pray ko to, naging malinaw sa akin yung sagot niya. Kaya nagtiwala ako dun sa naging sagot niya sa prayer ko. Pinanghawakan ko yung prayer na yon and yung answered prayer na yon. That's why on the third time, kahit wala naman kaming panlabas, sinubukan ko ulit. And tinulungan lang po kami ng tita nung asawa ko para makapagsimula dito. Ginawan lang din namin ang paraan. Pero buti na lang, trinay namin ulit. Kasi ngayon po, Ruby Elite Executive na po tayo. Kumbaga dito sa employment, di ba may napopromote, may senior, may manager, may ganyan. So ganun din po dito. From being a distributor, then magiging sapphire ka, magiging ruby, emerald, diamond. Tumataas din po yung mga rank. And proud to say po na in 1 year and 5 months po, nagawa po natin ma-hit ang Ruby Elite Executive. Bakit? Dahil meron po tayong mga natulungan under our team po na ma-rank up din po or umangat din po yung rank nila into Sapphire at kumita ng 6-digit income. So ito po yung mga ka-team natin na natulungan natin kumita ng 6-digit income sa business na ito. And dito rin po natin na-hit yung first million natin. So imagine, no, from walang-wala kami noon, buti na lang nag-try kami. Buti na lang ginawa namin ng paraan. Buti na lang nagtiwala kami. Kasi kung bumalik kami sa employment, baka hindi namin ma-hit yung first million namin doing this business in just 1 year and 5 months. So ano yung natipid po namin? Natipid namin yung time. Kung babalik po kami sa employment, iintayin lang din ulit namin yung retirement namin tapos saka kami magne-negosyo. And kung babalik man kami sa pagtatrabaho, dahil natuto na kami na hindi kami pwedeng umasa lang sa isang source of income, magne-negosyo din kami habang nagtatrabaho. Pero dito kay IM Worldwide, in just 1 year and 5 months, nagawa po natin kumita ng 1.5 million sa commission pa lang po yan. Hindi pa kasama yung benta-benta ng product. Ganun po kaganda yung negosyo. And dito ko rin po na experience yung free travel, all expense paid ng IM Worldwide. Na dito, kasama ko pa po yung aking anak. Hindi ko kailangang mag-loan para makapag-travel. Hindi ko kailangang i-spend yung naipon ko, yung kinita ko para makapag-travel. Because kay IM Worldwide, free po niyang binibigay sa mga distributors niya. And car achiever na din po tayo.
So in 1 year and 5 months, nagkaroon na po tayo ng sasakyan doing this business. Kahit po ako ay isang full-time mom, nasa bahay lang, stay at home mom, nagawa po natin na ma-achieve at magkaroon ng sasakyan in 1 year and 5 months. Di ba po pagka sa employment, yung 1 year, kakaumpisa mo pa lang nun sa trabaho. 6 months probationary ka. On the 7th month, saka ka pa lang mare-regular. So imposible na makapag-acquire ng sasakyan. Pero again, na shortcut po natin yan kay I am worthwhile. And ito po yung performance natin. We are consistent po na kasama sa mga top ng team natin dito sa I am worthwhile. So total bonus po na nakikinita na natin dito umabot na po ng 775,000. And ito po yung ating weekly sales noong February. So, January 3 to February 5, 207,100. February 6 to February 12, 23,100. And Feb 13 to Feb 19, 26,500. February 20 to February 26, 47,650. Ibig sabihin po, yung kinikita po namin noon sa employment ng isang buwan, kaya po namin kitain dito ng isang linggo. Ganun po kaganda yung negosyo ni I am worthwhile. And sa product sales naman po, 1 month po natin ito rin. 6-digit din po yung kinikita po natin. Yan. So ano po ba yung ginawa kong platform? Paano ko po ito nagawa? Yun po yung I am worthwhile. So ang I am worthwhile po is home for health, opportunity, and prosperity for everyone. So ang I am worthwhile po ay legit na legit. Ito po ay BIR certified. Tayo po ay nagbabayad ng tax. Registered din po tayo sa SEC. Kaya legit na legit po ang I am worthwhile. And marami na rin po itong branches, both nationwide and worldwide. So ibig sabihin po, hindi na po kayo mahihirapan sa pag-replenish ng product dahil available na po siya sa iba't ibang lugar, even international. So meron po tayo sa USA, sa Canada, sa Kuwait, sa Italy, sa Qatar, at sa Dubai. And isa po sa talagang advocate ng I am worldwide is yung health. Mapangalagaan natin yung health kasi naniniwala kami health is the real wealth. Totoo naman, 'di ba? Kasi kung meron tayong sakit, hindi tayo makakapagtrabaho. 'Di ba? Kung meron tayong sakit, hindi ka papayagan pumunta sa ibang bansa. Babagsak ka sa medical, 'di ba? Kapag ka meron kang sakit, babagsak ka din sa medical, hindi ka i-hire ng kumpanya. And kapag meron kang sakit, lahat ng naipon mo, minsan nga, hindi lang yung naipon ang kayang ubusin ng pagpapa-ospital at pagpapa-opera. Gagawa mo pa yan ng paraan, mababaon ka pa sa utang dahil lang meron kang sakit o merong may sakit sa pamilya. So isa talaga sa nilalatag namin is kapag ka maganda yung health mo, yun yung totoong kayamanan. Kasi habang healthy ka, meron kang chance to produce wealth. Habang healthy ka, makakapagtrabaho ka. And habang healthy ka, hindi mo kailangang i-spend yung mga kinikita mo, yung naipon mo, at hindi ka mababaon sa utang para lang magpagamot. So, ito po yung isa sa... Ay, wait lang. Ayan. Ito po yung product ng I Am Worldwide. Yung pong amazing pure organic barley. So, ito po yon, yung green box na Amazing Pure Organic Barley. So, ito po yung only brand na iniinom at sinusupply ni Marie Tony Fernandez dito sa Pilipinas. So, ito po yung ininom niya nung na-diagnose po siya ng breast cancer. And siya po ang sole supplier ng Amazing Barley dito sa Pilipinas. And ito lang din po ang brand na nanggaling sa Australia. Isa po sa top producing country na naggagawa ng best barley. So yun po yung barley natin. And ito din pong barley na to ay na-discover po ni Dr. Hagiwara. So sabi ni Dr. Hagiwara, ang barley plant daw po ang may pinakang mayaman at pinakang siksik sa vitamina, sa nutrients in a single source. 'Di ba? Kasi yung pong amazing barley, yung barley grass po noon, nagko-contain po siya ng 68 micronutrients. And mataas din po, siya po din ang may pinakang mataas na ORAC value or antioxidant lipid. And even the Bible times po,
barley na po yung source of food and source of nutrients nila. Ayan. So ano ba yung benefits na makukuha mo sa Amazing Pure Organic Barley? Ang Amazing Pure Organic Barley po ay meron itong lahat ng vitamins na to. Kung titingnan nyo po, from vitamin A to vitamin K, P, E, kompleto po ang vitamins na meron siya except for vitamin D. So para saan ba yung vitamins? Di ba? Pampalakas ng immune system. And kailangan natin siya para makatulong sa development, regeneration, and sa pag-function ng ating cells and organs. Di ba alam naman natin, pag hindi ka nagba-vitamins, mahina ang katawan mo. Importante na we take vitamins para lumakas ang ating katawan. And para sa inyong mga minerals, yung mga minerals naman nakakatulong sa mga bones, sa muscles, sa heart, and sa brain natin para mag-work properly ito. So, importante din ang minerals para sa enzymes and hormones na ginagamit or pinuproduce ng katawan natin. And ang ano po dito, karamihan kasi ng vitamins is hindi na po produce ng katawan natin. Kaya nga bumibili tayo ng mga over-the-counter na vitamins. Ang malungkot nun, pa isa-isa, pa iba-iba yung iniinom natin synthetic vitamins. Ang maganda po kay IM Worldwide, this is pure organic. So dahil organic siya and natural, mas compatible po siya sa katawan ng tao. Kaya 80% of it mas magpa-function well and mas magagamit ng katawan natin. Sa synthetic medicine po kasi, yung nabibili natin over the counter, almost 20% na lang po nun talaga yung nagagamit ng katawan natin. And we also need to replenish. Kasi nga, di ba, merong mga vitamins na water soluble and meron ding vitamins na na-store sa katawan natin. So, syempre, kapag ginamit mo na siya the whole day, di ba, nalabas na ng katawan mo and nagamit na niya yung vitamins. That's why you need to drink barley para ma-replenish. Magkaroon ulit siya ng vitamins na kakailanganin niya ulit to function well and to stay. Yun po yung maganda kay barley kasi isang sachet lang po nito, meron ka na pong vitamins and minerals na magagamit. And ang maganda po dito, ang minerals po kasi, they should work together. Kasi meron pong toxicity level. For example po, puro iron ang iniinom mo. Magkakaroon ka po ng iron toxicity. Kung puro vitamin D po ang iniinom mo, may vitamin D toxicity. Yun po yung negative side niya. Ang maganda po kay IM Bar, kay Amazing Barley, dahil po marami siyang vitamins and minerals, they work together. Kaya mas maganda po yung function niya sa katawan natin. And ang maganda din po dito, meron po siyang enzymes. Ang enzymes po, kailangan ng katawan natin. Kung walang enzymes, mamamatay po tayo. Kumbaga, yung enzymes, yung parang puso ng katawan natin. Siya yung pinakang mechanism. No? Kung wala pong enzymes, lahat ng mga iniinom natin na vitamins and minerals, wala pong kwenta yan. Because enzymes ang pinakang heart of all the body's activities. Ganun po siya ka-importante. And ang maganda po kay barley, meron po siya ng mga enzymes na to na makukuha mo sa isang sachet. And meron din po siyang amino acids. And ito po, lahat ng function ng amino acids, di ba, na kailangan ng katawan natin para mag-function well siya. Kaya po, yung Amazing Barley po natin, kung ano po talaga yung problema ng katawan mo, yun yung i-correct niya. Kung ano yung kailangan ng katawan mo, yun yung itutulong niya para makaiwas ka sa mga sakit na to and para gumaling ka sa mga sakit na to. So halos lahat po ng mga sakit na makikita mo dito, responsive po, ito po yung mga conditions na responsive to barley. Ibig sabihin po, itong lahat ng sakit na nakikita mo dito, matutulungan po ng barley yung katawan natin to prevent and to cure. And ito po ang ilan sa mga testimony nung sa classmate ko po nung elementary. Yung ate po niya merong cancer. Pero nung nag-take po ng Amazing Barley yung ate niya, gumaling na po yung ate niya sa cancer niya. And nakakapagtrabaho na po ulit. And ito din po, nag-order lang po siya sa akin ng barley para po sa kanyang gallstone. Pero nakita niya po na pati dun sa diabetes niya nakatulong po yung Amazing Barley. Kasi bumaba po, nag-regulate po yung kanyang blood sugar kahit hindi po siya umiinom ng minerals.
And lumiit na din po yung gallstone niya. Nabawasan naman ng 14 centimeter yung gallstone po. Yun po yung sabi niya. Kaya lifetime na daw po niya iinumin ang bar. And ito pa po, yung may myoma, lumiit na daw po yung kanyang bukol kaya hindi na siya nahihirapang umihi. And ito naman po yung isang tito ko po to, paa po to ng tito ko na may diabetes. Hindi po natutuyo yung sugat sa paa niya. But because of Amazing Barley, nag-take po siya ng 2 box, natuyo po yung sugat niya. And ito po, kasamahan din po namin to sa team. Meron po siyang pamangkin na malaki yung bukol sa leeg. But after taking barley po, lumiit po yung bukol sa leeg niya. And ito pa po, lahat ng mga testimony ng mga napagaling ng Amazing Barley. So you can research din po, marami po kayong makikita na testimony sa Amazing Barley. Now, ano lang po yung ginagawa namin dito? Of course, use the product. Siyempre, kailangan maging healthy tayo. Kaya kailangan iniinom din natin yung product. Ang maganda po dito, pagka-member ka na po, magkakaroon ka na ng 50% lifetime discount. And ang Amazing Pure Organic Barley po, kapag binili nyo po yan sa labas, 1,000 pesos po ang SRP. Pero dahil member ka na, 500 pesos na lang ang bili mo kay Barley. Nakatipid ka po ng 500 pesos. So let's say po, yung family po ninyo umiinom ng 6 na box sa loob ng isang buwan. Makakatipid po siya ng 3,000 pesos sa isang buwan. Sa loob po ng isang taon, kung bumibili siya ng 6 na box, sa loob ng isang taon, nakatipid siya ng 36,000 sa loob ng isang taon. E na maganda pa po dito, kung consistent po sila, kada bibili pa sila ng 6 na box sa loob ng isang buwan, may raffle entry po sila sa Project 001. So lahat po, this raffle po is exclusive lang sa mga members. Lahat po ng members na nag-o-order ng minimum 6 boxes monthly, may raffle entry po. And pwede pong manalo ng up to 2 million pesos sa raffle. And monthly po to. So let's say, nag-order po sila ng 6 boxes ng May, may entry po sila sa raffle. Nag-order sila sa June, may entry sila sa June. So this is a monthly raffle na exclusive for members. So 'di ba, umiinom ka lang ng barley, 'di ba? Habang nagpapagaling ka na, may chance ka pang maging instant millionaire. And syempre, isa sa ginagawa namin dito para din kami ay magkaroon ng income is to share and earn. So, 'di ba, ano lang yung ginagawa namin dito? You help other people. So kung meron kang kakilala na meron ding may sakit, may lalo na kung meron ka ng personal testimony, tapos meron kang katrabaho na may diabetes din, may high blood, may high cholesterol, di ba? Ano lang gagawin natin? Ikikwento lang natin na ito yung product na nakatulong sa health natin. And minsan nga, hindi natin kailangan i-ano or ikwento. Alam mo, marami kaming kasamahan dito, like yung guard, sa school guard siya. Ang ginagawa niya, kada papasok siya, may dala siyang barley, may dala siyang paper bag ng barley. Tapos, i-display niya lang yun dun sa pwesto niya, may mga nag-i-inquire na ng mga mami, kasi kilalang kilala yung brand na to. Tapos, tinatanong na siya, magkano yan? Nakakabenta siya, nang wala naman siyang dinadagdag sa ginagawa niya. Diba? Dini-display lang niya. Meron din po kaming kasamahan dito na nagtatrabaho sa BPO, call center. Ngayon po, kada magbe-break sila, nagtitimpla siya ng barley, dala-dala niya sa pantry, nagtitimpla siya. So yung mga katrabaho niya na alam yung brand na to, and may mga sakit-sakit, naki-curious, nagtatanong, nakakabenta po siya. And that's additional 500 pesos nang wala ka namang dinagdag na effort sa ginagawa. So, pag nakabenta ka po dito ng isang box, may 500 pesos kang income. Pag package po ang nabenta mo, let's say yung mga kakilala mo, gusto din nilang maka-discount. So, ang binili nila, imbes na pa isa-isa, nag-wholesale package din. So, pag may nabenta kang wholesale package, meron kang 500 pesos na referral bonus. Kapag naman silver package ang nabenta mo, yung 17 boxes pataas, 1,500 ang makukuha mong referral bonus. And the higher the package na mabibenta mo, the higher yung referral bonus na makukuha mo, up to 20,000 referral commission. So ano lang ginawa mo, you just share and expose yung product. And ito, for example, dito po, diba, kapag nakabenta ka lang ng isang box sa loob ng isang araw,
may additional 500 pesos ka sa isang araw. So, kada isang box sa isang araw, sa loob ng isang buwan, pwede kang kumita ng additional 15,000 pesos. Sa loob ng isang taon, pwede kang kumita ng additional 180,000 pesos sa paisa-isang box na benta mo ng wine. And ito po, kapag naman po ang binili nila sa'yo is yung wholesale package. Kasi marami po kaming kakilala dito, gusto din nila na maka-discount. So ang ginagawa po nila, wholesale package ang binibili. Kung sa loob lang po ng isang buwan, may dalawa ka lang mabentang wholesale package, may kikita ka ng 500 ng 1,000 pesos sa referral and kikita ka ng additional 500 sa sales match. So 1,500 on your first month sa dalawa pa lang na nabenta mong copper package. Kung silver ang nabenta mo, that's additional 2,000 pesos. Yung dalawa na nabentahan mo ng wholesale package, hahanap lang din sila ng dalawa na gusto ding maka-discount. So, apat na sila ngayon. That's additional 1,000. Yung apat na yon, humanap lang din ng tiga dalawa. Meron ka, walo na sila ngayon, may 2,000 ka na. So, ganun lang yon. Dalawa lang ng dalawa, ng dalawa, ng dalawa. Sa loob pala ng isang taon, posible kang kumita ng 1 million pesos. And that's unlimited. Ano lang ginawa nila? Hahanap lang ng dalawa, ng dalawa, ng dalawa, ng dalawa. And again, sabi ko nga, hindi po mahirap i-offer ang product na to. Pag po may kakilala ka na nakita tong product na to, sila na po mismo ang nagkaka-interest. Like sa akin po, karamihan po ng mga ka-team ko, and katulad nyo po, no, hindi naman po tayo personal na magkakakilala. But because gusto nyo po yung barley, napa-inquire po kayo sa akin. Diba? Nang hindi naman po ako yung nagtanong or nag-offer, ganun po kaganda yung product. And ito, alam nyo ba na sa bawat reorder din po ninyo and reorder ng mga nabentahan mo ng wholesale package, meron kang rebates na makukuha. So let's say, meron kang 10 na pasali kasi gusto din nilang maka-discount. Sa kada reorder nila ng 3 box kada buwan, meron kang 5 pesos sa box na yun. So may additional 150 pesos ka per month. Ngayon, yung 10 na yun, naghanap lang din ng tig sa 10. So, 100 na sila na umu-order ng tig na 3 box kada buwan. May additional 1,500 pesos ka na na extra income nang wala ka namang ginagawa. Nagre-reorder lang sila. Yung 100 members na yan, naghanap lang din ng tig sa 10. And 1,000 na sila na nagre-reorder. And ng tig na 3 box, may 15,000 ka na per month. And another, naghanap na naman sila ng another 150,000 per month na. And in 5 years, pag 100,000 members na yon, sa kada 10-10 lang na hinahanap ng bawat isa sa inyo, pwede kang kumita ng 1.5 million. Let's say, 10% lang naman talaga rin yung nagtuloy-tuloy na mag-reorder. Meron ka pa rin 150,000 per month. Pension po yan. Passive income. Wala kang ginagawa dyan. Pwede nang hindi mo nakakilala yung mga nagre-reorder. Pero dahil kailangan nila yung barley at gusto nila yung barley, tuloy-tuloy silang umiinom ng barley, may additional kang kita sa pagre-reorder pa lang. Sa bawat reorder po ng barley, may kita ka. So dumating man po sa point na patigilin ka sa pagtatrabaho or ma-stop ka sa pag-work, because nagsara yung company o kaya hindi na kayo pinapapasok sa trabaho, mawalan ka man ng trabaho or mawalan ka man ng source of income, dahil merong mga ka-team ka na nagre-reorder nitong barley, may income ka. So ano lang gagawin mo? Humanap lang ng mga tao na gusto ng amazing barley. Kung magkaroon ulit, dumala ang pertussis, mag-lockdown na naman, mawalan ka na naman ng source of income, hindi ka makalabas, hindi ka makapagtrabaho. As long as umu-order ang team mo ng barley, may income ka. So, poproblemahin mo ba yung income? Poproblemahin mo ba yung sahod? Poproblemahin mo ba ano ang pangkain nyo? Ano ang panggastos ninyo during the pandemic? During the lockdown? Hindi na. Dahil hanggat may nagre-reorder ng barley, na hindi mo naman alam, eh, baka order na lang sila ng order kasi syempre, pinoprotektuhan nila yung sarili nila. Diba? Hanggat umu-order sila, may
income ka. And ang maganda po dito, no, kung sisipagan mo na maghanap ng mga tao na gusto ding maging distributor at gusto ding maging maka-discount, kada makakabenta ka po ng 5 na silver package, meron kang bonus. Kapag silver package po, yung in-avail ninyo na package, at nakabenta ka ng 5, meron kang bonus. Ang referral commission po dito, pag silver package, 1,500. Ngayon, pag nakadalawa kang benta ng silver package, magmamatch pa po yan, additional 1,000 pesos sales match. So sa 5 po na nabenta mo na silver package, 1,500 times 5 package, may 9,500 ka. Plus yung additional, plus 1,000 na sales match. So sa 5 pa lang na nabenta mo, may 9,500 ka. And dahil nakalima ka, may 15,000 bonus ka. So total of 24,000. Kung gold package ka naman, magbenta ka lang ng 4 na gold package, 3,500 po ang commission mo dyan, plus 3,000 additional sales match, total of 20,000 commission, plus 40,000 bonus. So total of 60,000 sa 4 na gold package na nabenta. So let's say, makilala po kayong mga OFW, like sa inyo, no, Ms. Dobby, nasa ibang bansa kayo. Siyempre, yung mga nasa ibang bansa, hindi po sila bibili ng 6 na box lang. Hindi sila bibili ng konti lang. Kasi talo sila sa shipping fee international. Karamihan po ng mga OFW, bulto po talaga sila pag bumili ng package. So ito po yung mga possible na bilhin ng mga OFW. Yung mga nasa ibang bansa, gold and jade. Para po makatipid sila sa shipping fee. Tapos alam niyo po, pag binenta nila to sa ibang bansa, hindi na po 1,000 pesos. Or, kasi dito, syempre, pag binili mo sa Pilipinas, peso rate. Diba? Ang halaga niya, peso. Philippine peso. Pero pag binenta niyo po dun sa bansa ninyo, ang halaga na nito, yung currency na po ninyo. So, malaki po ang kita ninyo. Ano talaga, hindi ka lugi sa shipping fee. Diba? Tapos pag nag-reorder pa po sila, may kita ka na sa rebates. Diba? Tapos malaki pa yung kita ninyo doon sa profit o sa tubo ninyo per box. And may makakabonus pa kayo. So sa pag-Jade naman po, ang Jade package po, referral commission ay 20,000. 10,000 po naman yung sales match niya. So total of 100,000 sa commission plus 200,000 just for your bonus. So sa Jade po, pwede kang kumita ng up to 300,000. Sa 4 lang na Jade na napajoin niyo. So let's say, marami po kayong kalala dyan na magka-interest. And ang kukunin po nila, Jade, possible po kumita ka ng 300,000. So, ano lang po yung gagawin mo para makapag-start ka? Of course, you need to avail the package. Lowest package po namin is 5,600. Yan po yung 6 na box na po ang kasama. Ngayon, kung gusto mo po na meron kang unlimited bonus, kasi po yung 5-6, yung copper, wala po yung mga bonuses. Pag gusto nyo po na magkaroon ng unlimited bonuses, we recommend yung 16,800 or silver package or yun pong gold and jade package. So yung pong jade natin ay 198,800. Pero ang makukuha nyo pong product dyan is worth of 250,000 worth of product. Jade lang po ang may libreng 50,000 worth of product. Libre po yun. Diba? Kita mo na po yun. Sa paglabas mo pa lang ng 198,800, may bumalik na sa'yo agad na kita na 50,000 free worth of product. Kung hindi po kaya, meron po kaming gold na 44,800. That's 45 boxes of amazing bargain. Ang meron lang po kasing bonus ay silver, gold, at saka jade. Yung pong copper, wala po siyang unlimited bonus. And pero dito, any package po yung kukunin mo, meron kang 100% worth of product, meron kang up to 50% lifetime discount, and magkakaroon ka ng sarili mong IM dashboard or IM online account, katulad po nito. And kapag po silver, gold, and jade package po kayo, entitled po kayo sa car and house and lot incentive, luxury incentive, and travel incentive. Ang copper po kasi, hindi po entitled or wala po, hindi po sila kasali sa mga incentive at sa mga bonuses. So, yun nga po.
sabi nga po natin, patapos na po tayo, no? Gusto ko lang pong iwan to sa inyo. Life is too short. Diba? Hindi natin namamalayan, ang bilis pala nating tumanda. Pero anong nangyari sa atin dun sa time na tumatanda tayo? Nagsisettle ba tayo dun sa less? Nakokontento na lang ba tayo sa kung ano yung meron tayo? Or gusto nating ilaban yung dapat na magandang buhay at simpleng buhay? Diba? Minsan ka lang mabubuhay, tas ang bilis pa ng panahon. Diba? Ano ba yung simpleng buhay na dapat na ilaban natin? Di ba mas simple yung pag merong nagkasakit, hindi mo kailangang mangalampag, mangutang sa ibang tao. Lunukin yung hiya mo para lang mangutang sa ibang tao kasi kailangan mo ng pampa-hospital or kailangan may pambiling gamot, pampa-hospital yung pamilya. Di ba yun yung simpleng buhay na kapag ka may emergency, may madudukot ka? Di ba yung simpleng buhay is yung pagkailangan mo ng pambayad ng tuition fee, may mahuhugot ka? Di ba yung simpleng buhay, yung pag binagyo, binaha yung bahay ninyo, kaya mong lumipat sa panibagong bahay, bumili ng bagong bahay, mag-rent ng bagong bahay kasi binaha kayo. Hindi mo kailangang magsiksik, magtiis sa mga rehabilitation center. Di ba yung simpleng buhay, yung pag nangailangan, yung mga magulang mo, nabibigyan mo silang monthly ng allowance nila. Hindi yung nagigilty ka kasi matanda na sila, hindi ka pa makapag-give back. Diba? Pero paano natin gagawin lahat ng yon kung tayo din walang-wala? Diba? Minsan lang tayo mabubuhay. Mas gustuhin na natin yung buhay na hindi ka stress, hindi mo kailangan lunukin yung hiya mo para lang mangalampag, mangutang sa ibang tao. Ano bang mas nakakahiya? Yung nangungutang ka, nanghihingi ka, or nagbebenta ka at kumakayod ka ng marakal. Diba? And yung mga magulang po natin, mabilis po yan tatanda. Kailan tayo mag-give back? Kailan natin sila, sa kanila ipaparanas yung masagana at masayang buhay? Yung masagana at kailan nila ma-enjoy yung deserve nilang bakasyon? Kailan nila ma-enjoy yung deserve nilang luxury? Diba? Habang tumatanda tayo, nilalaban nila tayo, nagpapakasubsob sila sa trabaho para sa atin. Kailan natin yun ibabalik sa kanila? Pag matanda na sila, na hindi na nila. And life is too short. Ilan sa atin, yung nagulat na lang tayo, bukas wala na yung mahal natin sa buhay. Katulad namin, diba? Who would know na may biglang mamamatay? Hindi natin alam hanggang kailan yung buhay natin. Diba? So anong gusto mo? Mamatay ka na sa bansa huli sasabihin mo, sana pala nilabas ko yung potential ko, sana pala ginalingan ko, sana pala inilaban ko yung mga pangarap. Kasi hindi mo na yan mababalikan once na nandun ka na sa dulo ng buhay. So hanggat kaya pa natin, hanggat malakas pa tayo, ilaban natin yung pangarap natin at ilaban natin yung mga mahal natin sa buhay. So, yun lang po, iwanan ko to Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. So, si Lord lang naman talaga nakakaalam ano yung plan niya sa buhay ko. So, right after this presentation, di ba, ipag-pray mo lang siya. Lord, ito ba yung will mo for me? Is this your purpose? Ano, may purpose ba ako? Bakit ako mag-join sa IT? Diba? Ang prayer natin is give me the wisdom na malaman ko at maintindihan ko if this is for me. And if this is for me, I know you will provide para makapagsimula ako at makapag-join ako. So gaya ko, walang-wala din kami noon nung nag-start ako dito. Pero pinag-pray ko siya. And nung naging malinaw sa akin yung prayer na yun, nagtiwala ako. Ginawan namin ng paraan. And ngayon, eto na po yung purpose na binigay sa akin. Thank you so much po. So again, I am Ramalim and I am worldwide.